Magandang araw po sa inyong lahat, aking mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico na isang babaylan mula sa Zamboanga. Muli ko pong hihilingin sa inyo ang pagla-like sa videong ito at pag-comment na rin ng kahit salamat Rico para mas lalo pa siyang sipagin sa pagsusulat ng kanyang mga karanasan na ipinapadala sa atin. Asahan ko po ha na lahat ng makakapakinig nito ay magla-like at magko-comment. Salamat po. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos akong iwan ni Mian sa tabi ng daan, ay pinagmasdan ko ang paligid. Kahit naman madilim, ay kita ko pa rin ang lahat. Dahil napagana ko na ang kakayahan ng aking ikatlong mata na makakita sa dilim. Meron akong nararamdamang kakaiba pero hindi ko maipaliwanag at hindi pa ako sigurado. Nagsimula na akong maglakad pero imbis na dumaan sa normal na daanan ay binaybay ko na lang ang sapa sa direksyong papaitaas. Nakarating ako sa bahaging itaas noon. Wala gaanong puno at malawak ang lugar. May nakita akong isang kubo sa gitna ng malawak na bahaging kapatagan. Maraming puno ng saging sa paligid noon. Makikita rin na maliwanag ang loob ng kubo, kaya lumapit ako. Habang lumalapit ako sa kubo, ay mas lalong nagiging malinaw sa akin iyong pakiramdam ko kanina na kakaiba. Aura iyon ng isang aswang, kaya sigurado akong aswang ang taong naroon sa loob ng kubong iyon. Dahan-dahan akong lumapit at sinikap na huwag makagawa ng ingay. Nakabalot na rin ako sa tagabulag para hindi ako makita. Noong naroon na ako sa gilid ng bahay, ay naghanap ako ng butas na masisilipan. Nakita ko ang isang magandang babae sa loob. Nakaupo iyon habang abala sa paghahaplos ng langis sa kanyang buong katawan. Wala din iyong pangitaas na saplot. Kung titignang mabuti, ay para siyang dalaga na naghahanda bago maligo sa isang beach na naglalagay ng lotion. Tila kasi ninanamnam niya ang bawat haplos ng kanyang kamay na may langis sa kanyang katawan. Naisip ko tuloy na, "Teka, parang ako na ang nagmumukhang aswang nito ah. Ako na iyong nakasilip sa butas ng isang bahay." Noong mapasilip naman ako sa ilalim ng silong doon, ay nakita kong merong isang aso. May maliliit pa iyon na mga tuta. Tumayo ang aso at tumingin sa direksyon ko. Pero sigurado akong hindi ako noon nakikita kasi nasa loob nga ako ng tagabulag. Pero malakas ang pang-amoy ng mga aso. Lumapit iyon kaunti at nagsimulang kumahol. Ibig sabihin, nararamdaman na ako noon o naaamoy. Kaya tumakbo ako papalayo patungo sa direksyon ng mga puno ng saging sa hindi kalayuan sa kubo. Para makapagpatuloy pa rin ako sa paninilip, ay sa pagmamasid pala. Nakita kong nagbukas ng bintana ang babae. Sumilip at sinaway ang kanyang aso para tumahimik. Agad din namang tumahimik ang aso. Ilang saglit pa ay lumabas ng kubo ang babae. Wala pa rin iyong suot na pangitaas na damit. At naglakad papunta sa direksyon ko. Kaya mabilis akong lumipat ng pwesto upang hindi niya ako mahuli. Ayoko kasing magkumpiyansa dahil marami sa mga aswang ang marunong ng orasyon na pangkontra sa tagabulag. Matalas din ang kanilang pang-amoy. Huminto iyon malapit sa una kong kinatatayuan habang patuloy na hinahagod ang katawan. Napasabi na lang ako ng, "Ang tagal naman ito gumawa ng kanyang ritual. Pinagkakagat na ako ng hantik sa paa eh." Hanggang sa makita kong
itinaas na noong babae ang kanyang dalawang kamay kasabay ng pagbigkas ng mga kataga at biglang naging mabalasik ang kanyang mukha. Humaba ang panga, naging kulubot ang mga balat sa mukha, tinubuan ang pangil at nag-iiba na ang boses. Umuungol kasi siya na parang sobrang nasasaktan. Namumula na rin ang kanyang mga mata. At doon sa kanyang huling pag-ungol ay nilabasan na siya ng pakpak na para iyong sa paniki. Tila ba napupunit na ang kanyang katawan sa gitna hanggang sa tuluyan na iyong humiwalay at lumipad ang kalahati papalayo. Naiwan naman ang kalahating katawan paibaba. Sisingit lang po ang inyong narrator ha. Gusto ko lang po kasi maging manghuhula. At ang hula ko, marami sa ating mga listeners ang nag-iisip kung anong magandang gawin sa pang-ibabang bahagi ng manananggal na naiwan, lalo pa at isang magandang dalaga ang may-ari. At kung ano man yung naiisip nyo, ayoko nang hulaan. Joke lang. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa totoo lang, may hinala na ako by Carlo na ang babaeng iyon ay isang manananggal. Pero gusto ko lang talagang makita ang aktwal na proseso ng kanilang pagpapalitan nyo, pati na ang pagkahati ng katawan. Nilapitan ko ang kalahati noon at pinagmasdang mabuti. Humihinga at pumipintig-pintig pa ang kalahating pangibaba. Tinignan ko ang aking relo. Nakita kong maaga pa pala. Nasa alas 10 pa lang noon ng gabi. Sa tingin ko naman ay hindi sobrang kalayuan ang kinaroroonan ko sa pamayanan. Dahil noong may tumilaok na manok ay malinaw ko pa rin namang naririnig. Naisip kong sunugin na lang iyong kalahating katawan ng manananggal. Pero naisip ko rin na parang hindi naman yata makatuwiran. Unang-una, hindi ko iyon kilala at wala pang nagiging kasalanan sa akin. Baka naman pareho din iyon ng maglulong tiktik na pilit nagbabago at namumuhay ng mapayapa, kaya sila naninirahan sa kabundukan. Aalis na lang nga sana ako noon nang makarinig ako ng pagaspas ng pakpak ng manananggal at bumagsak iyon sa lupa. Ang laki ng sugat sa kanyang likuran, may kawayan pa nga na nakabaon sa kanya. May dala siyang baboy ramo pero patay na iyon. Gumagapang iyon papalapit sa kalahati ng kanyang katawan habang humihingal na tila pagod na pagod. Nagulat siya noong bigla akong nagpakita. Naroon na rin kasi ako sa tabi ng kalahati ng kanyang katawan. Nagsalita naman iyon agad. Babaylan! Parang awa mo na! Huwag mo akong papatayin! Naghahanap lang naman ako ng pagkain! Sumagot naman ako. Kung gusto kitang patayin, dapat kanina ko pa ginawa. Ang totoo niyan, papaalis na nga ako dapat. Kaso, dumating ka naman bigla. Oo, alam kong aswang ka. Pero nararamdaman ko rin sa iyong aura na hindi ka masamang aswang. Bago ko ba'y ipagpatuloy ang kwento, ay gusto ko lang munang ipaliwanag sa lahat na hindi lahat ng aswang ay masama. Marami din sa mga aswang na hindi gusto ang nangyayari sa kanila, gaya na lang ng mga nahawaan at mga sapilitang pinamanahan ng sumpa mula sa kanilang kamag-anak o magulang. Ganun ang sitwasyon nitong aswang na nabanggit ko, na sa tingin ko ay nasa edad 30 pa lang siguro. Kaya imbis na patayin, ay balak ko siyang pagalingin at palayain sa sumpa ng pagkaaswang para makapamuhay siya ng maayos kasama ng mga normal na tao. Balik na tayo sa kwento. Nakita kong nahihirapan siyang makabalik sa kanyang katawan, kaya lumapit ako sa kanya at tinulungan ko na. Pero bago ko iyon ginawa, ay isinarado ko muna ang aking puder sa pamamagitan ng isang orasyon. Dahil kapag lumapit ako sa kanya na aktibo ang puder, ay siguradong masusunog siya at magiging abo. Binuhat ko na nga siya
at ipinatong papabalik sa kalahati ng kanyang katawan. Naisip ko nga noon na ano kaya kung pabaliktad ko siyang ikabit sa katawan niya o iyon bang nakapaharap siya sa likuran. Noong maipatong ko na siya sa kanyang kalahating katawan, ay may binigas siyang kataga. Tapos unti-unting bumalik sa normal ang kanyang buong kaanyuan. Noong maging ganap na siya uli na anyong tao, ay naglakad siya sa kanyang binagsakan at kinuha ang baboy ramo. Tumingin iyon sa akin at sinabing, "Anong ginagawa mo rito, babaylan? Bakit ka narito at taga saan ka?" Sinagot ko naman siya, "Hindi ko alam kung anong lugar ito. Naramdaman ko lang ang presensya mo, kaya sinundan ko lang din hanggang sa makita ko ang kubo mo. Gusto kitang gamutin, kaya kita tinutulungan. Iyon talaga ang plano ko. Pero kung ayaw mo naman magpagamot, ay nasa sayo na yun. Hindi rin kita papatayin. Basta huwag na huwag ka lang mamibiktima ng mga tao. Dahil ako ang makakalaban mo. At sigurado akong madali kitang mahahanap kapag nangyari iyon." Tinignan ako noon mula ulo hanggang paa. Tapos sabi niya, "Napakabata mo naman para maging isang babaylan." Hindi ko na siya sinagot tungkol doon. Muli siya nagsalita, "Baybayin mo ang burol na iyan papataas. Kapag nasa itaas ka na niyan, ay makikita mo na dyan ang daan papababa hanggang sa pamayanan. Tsaka kung gusto mo akong gamutin, ay bumalik ka dito bukas. Ikikwento ko rin sa'yo kung paano ako naging aswang. Maraming salamat sa'yo ha, kung gusto mo talaga akong tulungan. Hirap na ako sa kalagayan kong ito. Napapagod na akong magtago." Mahabang litania niya pa, bigla kong naalala na bababa na nga pala kami ng bundok sa kinabukasan. Kaya sinabi kong, "Bakit hindi na lang ngayon kita gamutin? Hindi ako taga rito at bababa na kami bukas ng umaga. Tsaka malala yung sugat mo. Pero ikaw ang bahala. Kaya mo naman yata yung pagalingin sa sarili mong kakayahan. Mukhang wala ka talagang planong buhayin ng mga tumambang sa'yo sa sobrang lala ng tama mo." Kahit nahihirapan ay muli naman siyang nagsalita, "Tuwing gabi ay umaalis talaga ako upang maghanap ng hayop na makakain at hindi ko inaasahan na may nakaabang pala sa akin ngayon. Ang tungkol naman sa pagkaaswang ko, hindi ako dating aswang. Ang mga magulang ko ang mga aswang. Isang gabi, pinasok kami ng mga tulisan. Hindi nakapanlaban ang mga magulang ko dahil may mga espiritual na kakayahan din na panlaban iyong mga nanloob sa amin. Kaya nilang lumaban sa aswang at mga elemento. Pinatay nila ang mga magulang ko habang ako naman ay pinagsawaan nilang parausan hanggang sa magsawa sila. Isang grupo ang mga iyon. Sila din ang may gawa nitong sugat ko ngayon. Bago namatay ang aking ama, ay nagawa niyang ipasa sa akin ang kakayahan ng pagkaaswang para maprotektahan ko daw ang aking sarili dahil kasamang maipapasa sa akin ang mga kakayahan na meron siya. Iyon din ang dahilan kung bakit mabagal akong tumanda. 45 taong gulang na ako ngayon." Nagulat naman ako sa sinabi niya, kasi noong makita ko nga siya sa tingin ko ay nasa 30 pa lang ang kanyang edad dahil sa kanyang magandang itsura. "Bumalik ka na lang dito bukas kung gusto mo talaga akong tulungan." Wika niya pa. Tinalikuran ko na siya at tinungo na ang direksyon na kanyang itinuro. Pagkarating ko nga sa itaas noon ay nakikita ko na ang pamayanan. Bago ako nagtuloy sa pag-uwi ay dumaan muna ako sa sapa upang maligo. Amoy na amoy ko rin kasi sa sarili ko ang amoy noong mga bangkay dahil sa nahulog nga ako sa butas kung saan marami ang mga nabubulok na bangkay na nakatambak doon at nahawakan pa talaga ako ng mga iyon. Matapos makaligo ay saka na ako tumuloy sa pag-uwi sa kubo ni Tia. Pagkarating ko roon ay alas 11 pa lang. Nakita kong tulog na tulog ang tatlong bata, tapos iyong isa naman ay gising pa. Nilapitan ko iyon kasi may itatanong sana ako. Nilambing-lambing ko muna dahil baka matakot, lalo pa at puro lalaki ang dumukot sa kanila.
Tinanong ko ng dahan-dahan kung saan sila kinuha ng mga kalalakihan at paano sila dinala sa bundok na iyon. Para alam din namin kung saan sila isasauli. Tumingin iyon sa akin, tapos ang mukha ay parang iiyak na. Nagsalita naman agad si ate at sinabing, "Dapat, yung pinakamatanda sa kanila ang tinanong mo kanina. Iyan ang pinakaiyakin sa kanilang apat eh, dahil yan din ang pinakabata." Hindi ko nalang itinuloy ang pagkausap doon. Tapos inaliw-aliw na agad ni ate para hindi umiyak. Nagpahinga na rin ako dahil napagod nga ako. Kinaumagahan, maaga silang nagsigising at naghanda na sa aming pag-alis. Si Tia naman ay naka-impake na ang kanyang mga gamit na dadalhin sa pagbaba. Sabi ni ate, "Siya nga pala bunso, sasama sa atin sa bahay si Diana." Sabi ko naman, "Sigurado kayo? Baka naman magalit ang lola niyan." Sumagot naman si Diana na magpapaalam naman siya pagkadaan namin. Dahil ilang araw na lang ay birthday na ni ate ko. Sabi ko naman, "Eh di bahala kayo. Sige, mauna na kayong umalis. May pupuntahan lang ako." Agad namang nagsalita si ate, "Bunso, bakit ka paalis? Tandaan mo, may mga bata kaming kasama. Baka bigla kaming tambangan sa daan." Sabi ko naman, "Huwag kayong mag-alala. May mag-aalalay sa inyo pababa. Iyong maglulong aswang. Tsaka hindi ako magtatagal. Susunod ako agad. May gagamutin lang ako." Pagkasabi ko noon, ay umalis na nga ako agad at tinungo ang bahay ng babaeng manananggal. Noong malapit na ako sa kubo, ay natanaw ko agad ang dugo sa ilalim ng kubo. Kawayan lang kasi ang sahig noon. Kaya kung may tumatagas man na dugo mula sa loob, ay diretso ang bagsak sa ilalim. Napansin naman ako agad ng aso, tapos tumahol iyon. Noong tignan ko naman ay agad na rin tumahimik at umamo. Kumatok ako sa pintuan ng kubo pero walang nagbubukas. Wala ring sumasagot. Ilang ulit ko pang kinatok pero wala talaga. Hindi ko na rin nararamdaman ang aura noong babae. Kaya pinilit ko na lang iyong buksan. Pagkapasok ko ay nakita kong naroon ang babae sa loob ng kanyang bahay at wala ng buhay. Wala pa rin iyong suot na damit. Napasabi na lang ako nang, "Tama nga ang hinala ko. Hindi mo mapapagaling ang ganoon kalalang sugat na iyong tinamo. Dapat kasi nagpagamot ka na agad sa akin eh, kagabi pa lang, nang nakaligtas ka pa sana. Hindi na nga kita sinaktan dahil naaawa ako sa iyo." Bulong ko pa habang napapailing-iling. Kahit wala ng buhay ay nakadilat pa rin ang mga mata noon. Mukhang hindi niya nakinaya ang malaking sugat na kanyang natamo sa likuran. Idagdag pa iyong kawayan na bagakay na nakatarak sa kanya. Pangontra kasi talaga iyon sa mga aswang o masasabing kabilang sa tinatawag na pamatay aswang. Masyado akong nahabag sa babaeng manananggal dahil sabi niya pa naman na magpapagamot siya sa akin dahil nahihirapan na siya sa kanyang kalagayan. Iyong kanyang nahuling baboy ramo ay naroon din sa sahig ng kanyang bahay, wala pang bawas. Hindi niya na nagawa pang makain. Nakaramdam ako ng inis sa mga gumawa noon sa babae. Kinuha ko na ang babae at binalot sa kumot at banig. Tapos inilapag ko sa lupa sa labas. Umusal ako ng isang espesyal na orasyon. Tapos bumukas ang lupa na aking pinaglapagan sa babae. At unti-unting lumulubog ang katawan noon pailalim, saka muling sumara. Hindi ko na kasi magagawa pang maghukay ng mano-mano dahil nagmamadali na nga akong makaalis. Naisip kong sunugin na rin ang kubo. Nilapitan ko ang aso tapos tinapik sa ulo, saka ko tinanggal ang tali. Kinuha ko na rin ang mga tuta noon, saka dumistansya kasama ang aso. Saka ako umusal muli ng orasyon.
Nagliyab na bigla ang kubo, tapos iniwan ko na iyon. Bumalik na ako sa pamayanan habang dala ang anim na tuta. Patalon-talo naman na nakasunod sa akin ang inahing aso. Pagkarating ko sa pamayanan ay iniwan ko iyon sa isang bahay at sinabing alagaan nila dahil patay na ang amo noon na isang babaeng manananggal. Nagsalita naman ang lalaking naroon at sinabing nakaalis na raw sila tiya kasama ang mga kasama kong babae at mga bata. Sabi ko naman na alam ko, mahabol ko pa naman sila. Tatalikod na sana ako upang maglakad pa ibaba. Nagsalita namang muli ang lalaking naroon. Babaylan, maraming salamat sa iyo. Magiging tahimik na ang pamayanan namin. Sabi ko naman, walang anuman yun. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Tinalikuran ko na siya at nagsimula na akong maglakad. Sumusunod pa rin sa akin ang aso ng manananggal kahit wala na sa akin ang mga tuta niya habang tumatahol. Naisip kong baka gustong sumama sa akin. Kaya bumalik ako sa bahay na pinag-iwanan ko ng mga tuta at ipinalagay ko iyon sa isang basket at dinala ko na rin. Pagkarating ko sa bahagi ng sementeryo ay nakita kong nasaan yung sira-sira pa rin ang bahay ni Ermitanya. Napasabi ako sa isip ng nasaan na naman kaya ang isang yun? Ilang saglit pa ng aking paglalakad ay naririnig ko na ang ingay ng mga bata. Naabutan ko sila sa may ilog. Mabuti nga at mababaw naman iyon. Hindi sobrang hirap para matawid. Pagkakita nila sa akin ay nagsalita si ate. Oh, saan mo naman galing ang mga tutang yan? At kasama mo pa talaga ang mismong inahin. Sabi ko naman, doon sa ginamot ko. Sumunod sa akin at ayaw lumubay. Kaya iuuwi ko na lang sa atin. Sabi ni ate, nakargahin ko raw iyong isang bata. Iyong pinakamaliit sa apat. Para hindi mahirapan sa pagtawid sa ilog. Nagtanong ako kay tiya. Tiya, hindi kaya tayo abutin ang gabi nito sa pagbaba? Sumagot naman siya na basta tuloy-tuloy lang ang paglalakad ng mabilis ay baka sakto lang ang dating namin. At kargahin na lang ang mga bata para mapabilis ang paglalakad. Maya-maya ay kinarga ko na nga ang isang bata para mapabilis na kami. Naalala ko kasi iyong sinabi ng babaeng manananggal na pinamumugaran ng mga tulisan ang bundok na iyon. Sila ang mga taong nagtatago sa batas. Nag-aalala rin ako dahil mahihirapan akong labanan sila kung nasa ganoon akong kalagayan na maraming kasama. Noong magtatanghali na ay nagpahinga muna kami sa isang puno ng kawayan na malago ang mga dahon para makakain ng tanghalian. Matapos makakain ay nakatulog na ang mga bata. Siguradong napagod sila sa tuloy-tuloy na paglalakad. Habang naroon kami nagpapahinga ay nagsalita naman si ate. Bunso, kinakabahan ako. Pakaabutan tayo rito ng gabi. Sabi ko naman, alam ko na ang mangyayari. Dahil dito na rin naman tayo nang galing. Tiis-tiis na lang muna tayo sa tuloy-tuloy na lakaran. Hindi tayo pwedeng magtagal sa bahaging ito. Uwi ka ako pa. Inisip ko na kapag malapit na kami sa kubo noong maglulong aswang, ay hihingi na lang ako ng tulong doon sa kapitbahay nilang magpapamilya. Hihilingin ko na kung maaari ay ihatid kami sa ibaba gamit ang karumata. Ang karumata po ay iyong balsa na hinihila ng kalabaw. Doon ko planong isakay ang mga bata para mapabilis ang pagbaba namin. Sabi ko, gisingin nyo na ang mga bata. Kailangan na natin magpatuloy sa paglalakad. Nagising naman ang mga iyon, maliban doon sa isa na pinakamaliit at mukhang pagod na pagod talaga. Nagsasalita pa nga ng mama habang nananaginip. Iyong tatlo naman ay hindi na nagsasalita habang naglalakad at bakas ang takot sa kanilang mukha.
Inauna ko na sila sa paglalakad. Sabi naman ni ate, saan ka na naman pupunta? Huwag mo kaming iiwan. Sininyasan ko naman siya at agad niya rin namang naintindihan. Agad akong humiwalay upang kausapin si Mian. Baka kasi magtaka na naman sila kapag nakita akong nagsasalita ng mag-isa dahil hindi naman nila makikita si Mian. Lumitaw naman agad si Mian. Pantas, may mga kalalakihan at kababaihan sa ilang bahagi ng bundok na ito. Parang mayroon silang hinahanap. Naisip ko na baka mga magulang iyon ng mga bata na nagpasama sa mga pulis o mga tanod para hanapin ang kanilang mga anak. Sabi ko naman kay Mian, huwag mo silang alalahanin. Ang alalahanin mo ay ang mga elemental at mga aswang na maaaring makasalubong namin. Hanapin mo na rin kung nasaan ang grupo ng mga kalalakihang tulisan. Siguraduhin mong hindi namin makakasalubong. Pero kung hindi talaga maiiwasan, ikaw na ang bahala sa kanila. Sa mga pagkakataong iyon kasi ay may inaalala pa ako. Nag-aalala ako sa maaaring gawin noong mga bangkay na bumangon mula sa sementeryo. Hindi naman siguro iyon binuhay o pinabangon mula sa hukay para lang magpahangin o magpalipas ng oras sa labas. Siguradong maghahasik iyon ng lagim. Matapos naming mag-usap ni Mian ay nagmadali na akong humabol sa aking mga kasama. Umiiyak na kasi ang batang karga-karga ko. Sumapit ang oras ng 3:00 ng hapon. Malapit na kami sa kubo ng matandang tiktik. Sabi ko kay Tia, Tia, gagabihin na tayo. Kailangan na muna nating makahanap ng matutulugan. Doon na muna tayo tumuloy sa kubo ng matanda. Hindi na rin naman iyon kalayuan dito. Sumabat naman si ate. Mabilis pa nga ang pagbaba natin ngayon. Medyo napabagal lang dahil sa mga bata. At sa dalamong aso, napanay ang habol sa makikitang malalaking butiki. Ilang saglit pa ay sinabi ni Diana, ayan na ang kubo ng matanda sa ibaba. Sabi ko naman, sige, muna na kayo doon. Pupuntahan ko lang ang kabahayan sa kabila. Gagawa ako ng paraan para mapabilis ang pagbaba natin. Lumihis na nga ako ng daan at pinuntahan ang apat na bahay na magkakalapit. Noong malapit na ako, ay nakarinig ako ng mga nag-iiyakan. Agad naman akong nakita ng isang lalaki. Sabi noon, Dong, mabuti at ligtas kayo nakaakyat doon at nakababa. Wika pa noon habang mababakas ang sobrang kalungkutan sa mukha. Hindi naman noon alam na isa akong babaylan dahil hindi ko rin naman sinabi. Napansin ko sa loob ng bahay ang dalawang kabaong na gawa lang sa tabla. Sabi ko, anong nangyari dito? Sumagot naman siya, kagabi may umatake sa amin. Hindi namin alam kung paano nangyari. Napakabilis kasi ng pangyayari. Nasaan yung tao sila? At ang buong akala ko noong una ay ang kapatid ko dahil nagawa niyang gayahin ang buong kanyuan ng kapatid ko. Pero noong makalapit ay bigla na lang sinunggaban ang asawa ko. Yung babaeng nagbigay sa inyo dati ng bigas noong papaakyat pa lang kayo. Napasabi na lang ako sa isip na ngayon alam ko na kung anong nangyayari. Nagsisimula nang umatake sa mga pamilya ang mga bumangong patay. Sumilip ako sa butas noong kabaong. Nakita kong butas ang tiyan noon pati ang dibdib. Yung isang kabaong naman ay isang batang lalaki ang naroon. Sinabi ko sa lalaki, narito ako dahil meron sana akong kailangan. Pero unahin na muna natin ang problema nyo. Mamayang gabi ay huwag kayong mamalagi dito sa bahay nyo. Mauubos kayo kung hindi kayo magtatago. Maghanap kayo ng ligtas na mapagtataguan. Huwag rin sa kuweba ha, dahil matutunto nila kayo doon. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga nilalang na iyon, dahil isang beses ko pa lang sila nakaharap. Basta, mga patay sila na muling nabuhay. Nakagagawa ng isang mangkukulam sa baba ng pamayanang ito. Magtatanong pa sana iyon ng mga detalye. Sinabi ko na lang, huwag ka na munang maraming tanong. Malapit nang magdilim.
maghanda kayo ng salamin. Magagamit nyo iyon para hindi kayo malinlang ng ganoong nilalang. Hindi nila magagawang maitago ang kanilang totoong katauhan sa refleksyon ng salamin. Sige na, aalis na ako. Nandyan lang kami sa kubo ng matandang kakilala nyo sa unahan. Diyan muna kami magpapalipas ng gabi at bukas na magpapatuloy sa pagbaba. Tumango naman iyon at naging abala na sa utos ko na maghanda. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod na bahagi. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.